Hello guys! Welcome back to my YouTube channel again. At sa mga bago pa, welcome sa aking YouTube channel. At ipagpatuloy na natin ang ating kwentong pag-ibig ni Karen at Remo na may pamagat na Aliping Puso. Sa episode 2 ay naiwan si Karen na mahimbing ang tulog. Ngayon, babasahin na natin ang episode 3, mga loves. Dito nakalagay chapter 3. Pero dito sa akin, pinamagatan ko siyang episode 3. Let's start! Oras na ng hapunan, pero ayaw pa rin lumabas ng silid ni Karen. Hindi niya alam kung paano pakiharapan ang lalaki. Nakabibingi ang katahimikang naramdaman ni Karen ng mga sandaling iyon. Dapat ba siyang manatili sa bahay na ito? Malakas na tawanan, buhat sa labas ang pumukaw sa pag-iisip ni Karen. Napatayo siya upang tingnan kung sino ang dumating. Napaismid siya nang makita si Sara at ang ina nito. Si Dunya Trining, ang matandang kapatid ni Don Joaquin. Naudlot sa pagpasok sa kabahayan ang dalawa nang makita siya. Pero sandali lang iyon, nakapamiwang na hinarap siya ng mga ito. Ano ang ginagawa mo sa pamamahay na ito, Karen? Patay na si Joaquin, kaya maari ka nang umalis. Paasik na sabi ni Dunya Trining. Napaunat siya sa pagkakatayo. Pero umimik siya sa sinabi ng matandang babae. Pero nagpupuyos ang kalooban sa galit. Ang kapal ng mukha mong manatili dito? Ikaw na sampid lang? Gigil na sabi naman ni Sara. Pabagsak niyang binitawan ang hawak na kubyertos. Dapat ay aalis na ako pero sa ginawa ninyo sa akin ngayon, nagbago ang isip ko. Tingnan ko kung sino sa ating tatlo ang walang karapatan sa bahay na ito. Matapang niyang sagot. Napalabas mula sa kusina si Aling Paz. Nilapitan si Karen at hinawakan ito sa braso. Huwag ka nang makipagtalo sa mag-inang iyan, Karen. Saway nito sa kanya. Alang-alang kay Raymond. Sumusubra na kasi ang dalawang iyan, Aling Paz. Anong palagay nila sa akin, tao-tauhan? Gigil niyang sagot sa matandang babae. Anong gulo ito? Sita ni Raymond na noon ay kasalukuyang pumapasok sa buluwagan. Biglang nawala ang bagsik sa anyo ng mag-inang Dunya Trining at Sara. Magkasabay na humawak ang dalawa sa braso ng binata. Ang babaeng iyan, pinalayas kami ni Sara, iho. Sumbong ni Dunya Trining. Nagkatinginan sina Karen at Aling Paz. Akmang susugurin ni Karen ang dalawa. Pero pinigil siya ng matandang babae. Bakit mo naman ginawa iyon, Karen? Usig ni Raymond sa kanya. Bakit hindi, Raymond? Wala ba akong karapatan gawin iyon? Sagot niya sa malakas na tining. Hindi nakaimik si Raymond. Batid kasi nito na tama siya. Malaki na ang ipinagbago mo, Karen, sagot nito sa nagdaramdam na tining. Tumawa siya ng tumawa. Wala na ang dating Karen na kilala mo, Raymond. Naglaho na, sagot niya sa mataginting na tining. Binalingan niya ang dalawang babae na hindi makapaniwala na siya ang papaniga ni Raymond. Kayong dalawa, paggising ko bukas, ay ayaw ko na makita ang pagmumukha ninyo rito sa mansyon. Pagkasabi noon ay tinalikuran niya ang mga ito at tinungo ang kaniyang silid.
Dito na lamang sa silid ko itutuloy ang naudlot kong pagkain alingpas. Masuyo niyang sabi sa matandang babae na makapasok na sila. Ngumiti ito sa kanya. Natuto ka nang lumaban, Karen. Parang hindi ko yata kayang isuko ang karapatan ko sa kayamanan ni Joaquin Alingpas. Marami akong matutulungang kababayan ko. Sana ay magtagumpay ka sa mga plano mo, Karen. Magtatagumpay ako, Alingpas. At matutulungan ninyo ako sa bagay na iyan. Tika, kumain ka muna bago natin pag-usapan ang mga binabalak mo. Mabilis na lumabas ng kwarto ang matandang babae upang kumuha ng makakain ni Karen. Naiwan si Karen na nag-isip ng mga hakbangin sa pananatili sa mansyon. Kinabukasan ay hindi na niya nagisnan si Dunya Trining at Sara. Nasaan ang mga panauhin ko, Alingpas? Sumama kay Sir Raymond na magtungo sa hasyenda. Salamat naman at umalis na ang dalawang iyon, Alingpas, sabi ni Karen habang inaabot niya ang tinapay. Walang istatuang bato dito sa bahay, nakakatawa niyang sabi. Kanina pa sila umalis, pagkagaling sa asyenda ay ihatin na sila ni Raymond sa airport. Masama kaya ang loob sa akin ni Raymond, Alingpas, sa ginawa ko sa dalawang impaktang iyon? Marahil, pero wala naman siyang magagawa dahil ikaw ang mas higit na may karapatan sa bahay na ito kaysa dalawang iyon. Sabay na tayong mag-almusal, Alingpas. Yaya niya rito. Huwag na iha. Tanggi nito. Pinilit niya ang matandang babae. Ilang sandali pa at masaya silang nag-almusal. Naudlot sa pagpasok sa komedor si Raymond nang makitang masayang nag-uusap sina Alingpas at Karen. Napakunot pa ang noo ng lalaki nang makitang magkasalo ang dalawa sa hapagkainan. Mula sa kinatatayuan ay malayang napagmasda ng binata ang magandang mukha ng kanyang stepmother. Hindi nakakapagtakang nabaliw dito ang kanyang ama. Totoong napakaganda ni Karen. Hindi na maganda sa mga kababaihang nakilala na niya rito sa Pilipinas, umaging sa ibang bansa. Tila musika sa pandinig niya ang bawat pagtawa nito. Ipinilig ng lalaki ang ulo sa maganda. Maganda nga si Karen, pero kagandahang hindi dapat sambahin. Bagkus ay dapat pangilagan. Iba na ang katayuan niya ngayon at ni Karen. Wala na siyang karapatang pagpantasyahan ang babae. Asawa na ito ng kanyang namatay na ama. Naudlot sa pagsubo si Karen ng mapasulyap sa kinatatayuan ni Raymond. Nakasalubong ang kanilang mga tingin. Kanina ka pa ba dyan? Usisa niya rito na hindi ipinahalata ang pangingilag sa lalaki. Kakarating ko lang, malamig na tugon ng lalaki. Tapos na kaming mag-almusal ni Alingpas, ikaw naman, alok niya sa lalaki. Sabay tayo. Nasa mukha ni Alingpas ang pagtututol. Hindi mo pa naiinom ang gatas mo, sagot ng matandang babae. Dinampot niya ang gatas. Sa tirasa ko na ito iinumin, Alingpas, sagot niya at iniwan na ito at si Raymond. Awang ang bibig na hinabol na lamang siya ng tingin ng lalaki. Lihim na nagdiwang ang kalooban ni Karen sa ginawa. Napatiim ang mga bagang ni Raymond sa ginawa ni Karen pero nagtimpi siya. Naroon si Alingpas at nakakahiya sa matandang babae kapag pinatulan niya si Karen. Hindi lahat ng pagkakataon ay makakalamang ka, Karen. May oras ang ating pagtutuos, gigil nitong bigkas sa sarili. Hindi naman nakaila kay Alingpas ang ikinikilos ni Raymond. Nakadama ng takot ang matandang babae para kay Karen.
Malamig na simoy ng pag-umagang hangin ang dumampi sa makinis na balat ni Karin. Napapikit ang byuda at napahinga ng malalim. Nakabawas iyon sa tensyon na kaniyang naramdaman. Hanggang kailan niya mapaglalabanan ang damdaming nais umalpas kapag kaharap niya si Raymond? Hindi pa rin niya nakakalimutan ang nakaraan. Ang pagkakaroon ng bahagi ng binata sa kaniyang kabataan. Naudlot ang kaniyang pag-iisip ng paramdaman ang mga hakbang patungo sa kaniyang kinaroonan. Napadilat ang byuda. Si Raymond at walang alis ang tingin sa kanya. Napakaswerte mo naman sa pagpakasal sa aking ama. Sa isang kisap mata, isa ka ng milyonarya. Nanunuyang sabi nito. Naiiling na napatitig ang babae sa lalaki. Hindi akalain ni Karin na marinig buhat sa bibig ni Raymond ang mga gayong salita. Batid mong hindi ako mukhang pera, Raymond. Pilit na pinahinahon ang tinig. Nasumagot siya. Kaya, nag-iinsultong sambit nito. Anong ibig mong sabihin? Nagtataka niyang tanong. Noong mag-on tayo, ay nagpipilit kang makasal agad tayo kahit wala pa tayo sa tamang edad dahil alam mong isa akong mayaman. Nanunuya nitong sagot. Nanlaki ang kaniyang mga mata sa narinig. Hindi totoo ang ibinibintang mo. Nanginig ang kaniyang kalamnan sa galit. Pakiramdam niya ay gumuho ang paghanga niya sa lalaki. Napalitan ng puot. Nanlilisik ang mga matang tiningnan niya ito. Teka muna. Kaya ka siguro nagagalit dahil magkakaroon ka ng kahati sa kayamanan ni Joaquin. O mas higit na malamangan kita dahil legal akong asawa at ikaw ay isang ampun lang. Gigil niyang sumbat. Napatiim ang mga bagang ni Raymond sa kanyang sinabi. Dama ng dalaga na natumbok niya ang katotohanan. Tuluyan na yata siyang namuhi sa lalaki. Leave this house, Karin. Utos ng lalaki sa seryosong tinig. Pakiramdam ng byuda ay may bumaong maliit na karayom sa kaniyang dibdib sa narinig. Napakasakit pala kapag nagbuhat sa lalaking mahal mo ang pagtataboy. Ikaw ang umalis sa bahay na ito, Raymond. Dahil kung inaakala mong masusulo mo ito, ay nagkakamali ka. Pinatunayan mo lang na talagang kayamanan ng papa ang iyong gusto. Bakit? Sa edad ba ng ama mo ay may magkagustong magpakasal kung wala siyang salapi? Usig niya. Naumid ang lalaki sa sarili nang marinig ito. Bumakas ang galit sa mukha nito pero nagtimpi. Tinalikuran niya ang lalaki upang hindi nito makita ang pagtulo ng kaniyang mga luha. Akala niya ay magkakaroon ng karugtong ang kanilang pagmamahalan dahil nakita silang muli. Sa gitna ng hardin ay napaupo si Karin. Pinigil niya ang sariling mapahagulhol. I hate you, Raymond, sigaw ng kaniyang isipan. Magandang umaga, Mrs. Pascual, bati ng isang kagalang-galang na matandang lalaki. Ikunurap-kurap niya ang mga mata upang hindi matuloy ang pag-iyak. Saka siya tumayo at humarap sa lalaki. Napakunot ang kaniyang noo. Hindi niya ito inakala or kilala. Pero bakit kilala siya nito? Hindi nalalayo ang edad nito at ni Don Joaquin. Agad nakabawi sa pagkabila si Karin. Nginitian niya ang bagong dating. May kailangan ba kayo, mister? Bago nakasagot ang lalaki, ay siya naman pagdating ni Raymond. Magandang umaga, Attorney Santos. Nakangiting bati nito sa bagong dating. Magandang umaga, Raymond. Ganting sagot nito sabay lahad ng kanang kamay sa binata.
Nakipagkamay naman si Raymond sa bagong dating. May kailangan kayo, attorney? Oo, iho. Nais kong basahin ang testamentong ipinagawa ng iyong papa bago siya namatay. Saglit nga na nagkatinginan sila Raymond at Karen. Ito ang unang nagbawi ng tingin. Doon po tayo sa study room, Attorney Santos. Yaya ni Raymond at nagpatiuna na ito. Sandali, sabi ng abogado at tumingin kay Karen na naiwan sa terasa. Maaari bang sumama ka sa amin, Mrs. Pascual? Yaya ng abogado, sabay hawak nito sa kaniyang siko. Natitilihang mapasunod si Karen sa dalawa. Habang inilalabas ni Attorney Santos sa kaniyang attache case ang mga papeles, ay kapwa nagpapakiramdaman sa isa't isa sina Raymond at Karen. Walang sino man sa kanila ang nais magbukas ng usapan. Mag-uumpisa na tayo, sabi ng abogado. Tumikhim muna ito bago nagbasa. Ang mansyon na ay maiiwan sa pamangalaga ng aking anak na si Raymond. Pero ang isang bahay na ipinagawa ko na nasa Windward Subdivision ay pinagkaloob ko kay Karen na aking pangalawang asawa. Paanong naipagawa ng papa ang ganyang testamento ngayong bago pa lamang silang kasal ni Karen? Dudang tanong ni Raymond. Maangding napatitig ang babae sa abogado. Ayon sa papa mo ay matagal na silang may kasunduan ni Karen na magpakasal, kaya hindi pa nakatakda ang pitsa ng kanilang kasal ay pinagawa na sa akin ang testamentong ito. Maari na ba akong magpatuloy? Go ahead, attorney. Walang nagawang sabi ni Raymond. Pero ang mga mata ay hindi inalis kay Karen na noon ay hindi makatingin ng diretso sa binata. Matagal na palang pinlano ni Don Joaquin na maangkin siya. Galit na sabi ng kalooban ni Karen. Ibig niyang sumigaw ng oras na iyon at bigkasin ang galit sa matandang lalaki. Pero nanatiling walang kibo ang byuda. Ang may 20 ektaryang palayang sinasaka ng mamagulang ni Karen ay mapupunta na sa mga ito bilang dote. Napaunat sa pagkaupo si Raymond sa narinig pero hindi ito nagsalita. Muling nagpatuloy ang abogado sa pagsasalita. Ang palaisdaan ay mapupunta sa aking anak na si Raymond, pati ang paupahang apartment. Pero ang aking grosirya ay pinagkaloob ko kay Karen. Doon hindi napapigil si Raymond, napatayo ito. Bakit ganoon ang paghahati ng kayamanan, attorney? Sandali, tatapusin ko ang pagbabasa, awat ni Attorney Santos. Muling napaupo si Raymond. Palaging wala sa bansang Pilipinas ang aking anak. Mayroon naman siyang sariling kabuhayan doon. Lahat ng nabanggit ko ay pawang katotohanan lamang. At walang nagpilit sa akin ay pagkaloob ko iyon. Ang ibang maliliit na detalye ay bahala na si Attorney Santos. Sandaling tumahimik ang abogado. Maari ko na marahil kayong iwan, paalam nito. Tumayo si Raymond upang sabayan ang matandang lalaki sa paglabas ng study room. Babasahin naman nito sa ibang katulong ang habilin ng matandang doon. Naiwang nag-iisa si Karen. Hindi naman pala ganoong masama ang matandang lalaki. Totoo lang sigurong mahal siya nito. Kaya lang ay maling paraan ang ginawa nito para mapakasal siya rito. Napakalaki ng grosiryang ipinamana sa kanya ng matandang lalaki. Isa iyon sa napakaunlad na negosyo sa San Fabian. At ang sinasabi nitong bahay na ipinapagawa para sa kanya ay nasa maunlad na subdivision. Kaano kaya kalaki ang bahay na tinutukoy nito sa testamento? Kasi laki rin kaya ng mansyon? Naulot ang pag-iisip ni Karen nang bumukas ang pinto ng study room. Bumungad noon si Attorney Santos. May nakalimutan akong ibigay sa iyo, iha. Sabi nito sabay abot sa kanya ng susi at isang bankbook.
Para saan ang susing ito, attorney? Gulat niyang tanong. Safety key iyan sa isang bank safety deposit box. Sagot nito. Nang tingnan niya ang bank book na nakapangalan sa kanya ay nalula siya sa halagang naroon. 1,000,000 piso? Ganito ba siya kahalaga sa matandang lalaki? Maingat niyang ibinulsa ang bank book at safety key. Ano naman kaya ang laman ng safety deposit box na sinasabi ni attorney? Mayroon din kaya si Raymond? Ayan, mga loves. Abangan nyo sa episode 4 kung mayroon ba si Raymond ng katulad ng kay Karen. Hanggang dito lang muna tayo. At huwag kalimutang mag-subscribe sa mga bago pa sa aking YouTube channel at sa mga viewers ko na dyan. Thank you so much sa inyong pakikinig sa aking kwentong pag-ibig na Aliping Puso. Shout out pala kay Rodilyn Amistoso channel na palaging nanonood at nakikinig. At kay Naom Snash, syempre salamat sa inyo. At kay It's Marina Vlogs, aking sisteret. Salamat sa panonood, sisi. At kay Janet G. Ruiz, ayan, kayo lang muna mga loves kasi sobrang haba na, sa sunod naman ang iba. Kaya thank you so much sa pakikinig ng ating kwento. At sana ay hanggang katapusan ang kwentong ito ay nandyan pa rin kayo mga loves. Thank you so much. Yun lang muna. Aabangan natin ang episode 4 ng kwentong Aliping Puso. Bye!